I did 3 major races noong 2022 at yun ang pag-uusapan natin today. So, i-share ko sa inyo mga natutunan ko and stick around para sa 10 beginner tips for triathlon. So, ano-ano ba yung mga tatlong races na sinalihan ko this 2022? Unang-una dyan, noong March, is yung Ironman 70.3 sa Subic. This 2022, nagkaroon tayo ulit ng mga races. So, very special sa akin ang Ironman 70.3 sa Subic kasi yun yung matagal na naming race na laging na-postpone dahil sa COVID-19 pandemic. Noong March, natuloy na siya. Kahit na ilang beses na na-postpone ang schedule na yun, maraming hindi sure kung matutuloy siya. At yun, nakakatuwa naman kahit na meron pang pandemic that time, ay natuloy pa rin yung race. So, very special kasi first time ulit na makasama ang mga ibang triathletes from all over the Philippines. Yung mga international, medyo hindi pa nakarating kasi mahigpit pa yung protocol that time. Very special yung event na yon kasi first time nga ulit magkaroon ng Ironman 70.3 at may kasabay pa siya na full Ironman nung time na yon. That was my first ever Ironman 70.3. Kaya talaga nung makapag-cross ako sa finish line is very, very special. That was a very big accomplishment para sa sarili ko. So kung dati pangarap ko lang na makatapos ng isang 70.3 event, natuwa ako na talaga natapos ko siya and okay naman yung time ko. Kahit na mahirap yung race, talagang masarap kapag nakuha yung isang malaking accomplishment katulad ng Ironman 70.3 race. The second major race na sinalihan ko this year is yung Manila Marathon noong June 19. Ang goal ko talaga is makatapos ng one full marathon, 42 kilometers na event sa isang taon. Nagsimula ako noong 2017, meron, 2018, 2019. Kaso noong 2020, wala na, pandemic na. 2021, wala rin. Very special din, 2022 Manila Marathon. Talagang pinaghanda ko yung race na yon. Marami akong training na ginawa. Gusto ko din talaga mag-improve sa run para rin sa 70.3 events, makatakbo talaga ako ng maayos. Pangatlo na race ko is yung Ironman 70.3 Puerto Princesa. From Ironman 70.3 sa Subic, tapos full marathon, and then later in the year, November, is yung Ironman Puerto Princesa. Meron silang kanya-kanyang race recap. Yung sa Subic, Manila Marathon, tapos yung Puerto Princesa. Kaka-post ko lang din. Panoorin mo lang kung hindi mo pa napapanood yung mga race recap na yon. Hopefully, meron ka makuhang information na makakatulong sa'yo kung ikaw ay beginner pa lamang. Overall, talagang napakaganda ng aking 2022. Bukod sa trabaho, family, meron akong races na sinalihan, yung tatlong major races na yon. Meron pa ako sinalihan ng mga maliliit na races, yung tatlo yung very notable sa akin. Very thankful ako na talaga nakabalik na tayo sa mga racing. Marami ng events na talagang nandyan. Marami akong kakilala na talagang halos lahat na ng race sinalihan nila. Ako naman, nag-focus ako sa tatlong event na yon. Since nasa province ako, mahirap ang travel and magastos. Pinipili ko lang yung mga races. Yung Ironman Puerto Princesa nga, wala talaga sa plano yon. Since walang racing noong 2020, 2021, sabi tayo sa mga races. I-share ko sa inyo yung mga natutunan ko this 2022 sa mga races na sinalihan ko. I-share ko sa inyo yung 10 tips na tingin ko ay makakatulong sa iyo bilang beginner triathlete. Kung baguhan ka lang sa triathlon or gusto mong mag-triathlon, iniisip mo pa lang na pumasok sa multi-sports world, panoorin mo tong mga tips na to na tingin ko makakatulong sa iyo para makapag-start ka ng maayos at tama dito sa triathlon. Tip number 1 ko is create a training plan na kaya mong gawin. So ako kasi, sa dalawang 70.3 tsaka sa isang full marathon, talagang meron akong structured training plan na sinulat ng aking coach. So thank you Coach Alan Santiago, kasi siya yung coach ko, siya yung nag-guide sa akin. Kahit wala akong ka-teammate dito or ka-grupo dito, so solo lang ako nagte-training, malaking bagay na meron akong sinusundan na structured training plan. Tip ko sa iyo, kung kagaya kita na solo sa isang lugar or sobrang busy mo sa work, hindi ka makasama sa mga group trainings, mas maganda magkaroon ka ng online coach. Online lang, makikita mo na yung gagawin mo. Pagising sa umaga, makikita mo na yung gagawin mo and pwede ka nang mag-workout. Sa katulad ko, na busy and mahirap yung schedule sa work, malaking bagay sa akin na pagising ko sa umaga, meron na akong makikita na training plan or workout for the day na pwede kong gawin. So, hindi na ako mag-iisip kung anong gagawin ko. And, naka-tailor fit sa akin yung training plan na yon. So, marami nagtatanong, ano ba yung magandang training plan para sa isang event na to? Halimbawa, Olympic distance, triathlon, or Ironman 70.3, or full marathon. Ito lang masasabi ko, the best training plan is the training plan that you can stick to. Yung kaya mong gawin, yung tailor fit sa'yo. Kasi, kung meron mang magandang plan para sa isang tao, hindi yun akma para sa'yo. Wala kasing isang training plan na pwede sa lahat. Kasi iba-iba tayo ng schedule, iba-iba tayo ng priorities, iba-iba tayo ng fitness level. Mas maganda, alamin mo rin yung sarili mo and then magkaroon ka ng training plan according to your needs.
Kaya sa aking experience, talagang malaking bagay yung meron akong online coach. Sasabihin ko lang kung ano yung mga kailangan kong gawin, ano yung goal ko, ano yung schedule ko. Bibigyan na ako ni coach ng aking training for the day. Nakalatag na talaga kung paano ako magti-training. Okay, tip number 2, get a swimming coach and learn how to swim efficiently. Karamihan sa atin, katulad ko, hindi naman lumaki na marunong mag-swimming. Late na natuto mag-swim. Ang tip ko dyan is learn how to swim efficiently. Kasi syempre, karamihan sa atin talagang kinakabahan or natatakot. Very overwhelmed sa open water swim. Kasi sa Ironman 70.3, ang swim is 1.9 kilometers. Mahaba siya, kailangan ng endurance. And kailangan efficient yung iyong swimming technique. Tama yung form mo. So the best way to learn how to swim properly is to get a swimming coach. Kailangan mo talagang mag-training with the coach. Makikita niya kung paano ka mag-swim. May tuturo niya yung tamang way para matapos mo yung 1.9 kilometer swim na meron ka pang enough energy para sa bike and run. Kailangan hindi ka pa sobrang pagod after ng swim. Hindi mo naman kailangan aralan lahat ng swim strokes. Ako, freestyle lang talaga ang focus ko. Marunong ko mag-breaststroke pero yung backstroke and then yung butterfly, hindi ko talaga kaya. And ako, nakatapos na ako ng dalawang 70.3 Ironman and some shorter distance triathlon pero hindi ako nagtatumble turn o yung flip turn sa swimming pool. Kaya ko siyang gawin pero hindi ko siya ginagawa araw-araw or during the training. This year siguro, saka ako na siya aaralin and yung mga ibang strokes. Pero nagsimula ako, hindi ko kailangan aralin. So yun din ang gawin mo. Huwag kang ma-overwhelm sa mga iba-ibang techniques, iba-ibang details. Ang kailangan mo lang is proper freestyle. So tip number 3, focus training on the bike. Kasi malaking time at mahabang distance ang bike sa isang 70.3 event. 90 kilometers ang bike. Usually, pinakamatagal din na time na makukonsume mo is sa bike. Doon ka rin magkukonsume ng mga nutrition mo and hydration para matapos mo ng maayos ang race. Natutunan ko sa aking dalawang Ironman 70.3 event nitong 2022 ay napakahalaga ng bike. Lalong-lalo na hindi ako magaling sa ahon, hindi ako malakas umahon, so kailangan ko talaga mag-improve sa uphill. Mahalaga rin yung downhill pero medyo komportable na ako sa lusong, yung mabilis na lusong. Pero yung uphill talaga, syempre, pag padjak sa uphill, nakakapagod. And sa mga Ironman bike course, merong ahon talaga at talagang masakit sa legs. So, kailangan talaga mag-training sa bike. Long rides, wag mong i-skip yan. And then, yung rides na merong uphill. Itong second Ironman ko sa Puerto Princesa, most of my trainings are indoor. Ginamit ko Zwift. May mga training doon, may mga training plans. I see a ton of improvement in my biking ability nung nag-focus ako sa indoor cycling. Kasi ang hirap lumabas kapag magbabike. Lalo na, syempre, busy tayo, may mga work. Sa umaga, bago makalabas, magbibihis. Kapag malayo ka na, prone ka sa traffic, sa ulan, exposed ka sa mga ibang hazard and risk. So, mas ma-maximize ko ang time ko kapag nasa loob lang ako, dito lang ako, nagbabike lang ako indoor, nagagawa ko na yung training plan, nasa bahay lang, and then shower, and then go to work na. Mas ma-maximize ko yung time. And nakita ko yung malaking improvement sa akin. Kaya, medyo maganda yung time ko sa bike, sa Ironman Puerto Princesa, kahit na sabi nila mas mahirap yung course doon, pero mas okay yung time ko doon, and I feel much stronger. Tip number 4 is develop a race day nutrition plan. Lagi yung nilalagay din sa akin ni Coach Allen, meron siyang training doon na talagang nakalagay specific na comment is practice your nutrition. Kailangan kasi masanay ka sa nutrition, sa pag-intake mo ng energy gel, ng electrolytes, na drinks. Kailangan sa practice pa lang, sa ensayo pa lang, nagagawa mo na yon para hindi manibago yung tiyan mo, hindi manibago yung katawan mo, and ma-absorb ng katawan mo yung electrolytes and nutrition. Para sa race day, sanay ka na ginagawa yon. Tip number 5 ko, kailangan mo mag-brick training or triathlon simulation. Yung swim, bike, run, gawin mo sa ensayo or swim to bike or bike to run. Yun yung mga brick training or combination ng dalawang sports, 2 or 3 sports at the same time. Ang tip ko dyan is sumali ka sa mga short distance races o yung sprint triathlon or super sprint triathlon, yung mas maikling races lang as practice. Kung ang sasalihan mo is 70.3 event, so yung Olympic distance triathlon, magandang ensayo leading into the race. Kasi mapapractice mo doon yung transition mo, yung nutrition mo, and then yung overall feel ng triathlon. Pero kung first triathlon mo, I suggest gawin mo talaga yung short distance lang, sprint distance lang, or super sprint distance before you jump in sa 70.3 event.
Okay, and tip number 6 ko is, balik tayo sa swimming, practice swimming in the open water. Kasi ito hindi ko masyadong ginawa and natutunan ko siya in the hard way. Kung mapapanood mo sa aking Ironman Puerto Princesa race recap, hindi ako nakalangoy ng maayos, meron ako anxiety, uncomfortable ako sa open water kasi hindi ako nag-training sa open water. Ibang-iba kasi yung pagte-training mo sa swimming pool kaysa sa open water. So advice ko sa iyo is mag-training ka rin sa open water to practice your sighting, kung paano ka titingin sa buoy, and then how you will swim in the straight line na meron ka mga kasamang nagsiswim din sa mga katabi mo. So dapat masanay ka na ganun. Para rin mas matanggal yung anxiety mo and to prepare not only physically pero yung mentally. Kasi kailangan masanay ka na wala kang nakikitang line, malalim, madilim, asahan mo na minsan may wave, hindi ka kaagad makakuha ng hangin, and then hihintayin mo yung next stroke cycle mo para makahinga ulit. Dapat masanay ka sa ganun, dapat maging comfortable ka sa ganun. Tip number 7 naman, make sure you have the proper gears. Tatlong sports kasi ang triathlon, so talagang maraming gears na kailangan gamitin. Sa swim pa lang, hindi lang naman goggles sa training, meron kang mga iba-ibang training equipment na kailangan bilhin. Race suit o tri suit, gagamitin mo na yun sa swim, sa bike, and then sa run. Yung running shoes, cycling shoes, swimming goggles, cycling goggles. Ang advice ko dyan is, go for quality products that will not hold you back. Mas maganda, magamit mo na siya ng matagalan, tapos hindi papalpak sa race day. Katulad yung mga gamit mong tires, yung chain mo sa bike, small pieces of gears, kailangan quality and reliable. Tip number 8, ito yung usual na advice ng mga expert, do not try anything new on race day. Kailangan magamit mo muna sa ensayo yung isang bagay, halimbawa, yung tri-suit. Kailangan nagamit mo siya pang swim and pang bike and pang run para malaman mo okay ba, comfortable ka ba na gamitin yung tri-suit na yon. Yung shoes, running shoes, baka matempt ka na gumamit ng brand new running shoes sa race day. Hindi mo alam, hindi pala siya ganun ka-comfortable. So mahirap malaman kung hindi mo siya na-insayo ng long run. Kasama na din dyan yung mga kinakain mo. Kailangan hindi ka mag-try ng bagong pagkain before the race day. Nangyari sa akin yan sa Manila Marathon. Nagkaroon ako ng GI issue kasi during the run, kumain ako ng saging. Hindi ko naman siya ginagawa during my training. So yon, medyo nangasim yung chan ko. Nagkaroon ako ng GI issues noong around 30 kilometers sa run. So panoorin mo yung race recap ko kung hindi mo pa napapanood sa Manila Marathon. Tip number 9 is prioritize recovery. Hindi lang training ang kailangan mo i-prioritize, kundi i-prioritize mo rin yung recovery and taper before the race day. Kailangan kasi well-rested ka, hindi ka overtrained. Kailangan hindi ka injured. So yun ang pinakamahalaga. Kailangan fresh ka sa race day. Natutunan ko yan kasi mas fresh ako nitong Puerto Princesa kesa nung Ironman sa Subic. During the training kasi talagang masasanay ang katawan mo na palagi kang feeling pagod, feeling fatigued. Pero kapag malapit na yung race day, kailangan may recovery ka, taper well, para ready ang katawan mo sa high physical demand ng race day. And then the last but not the least, yung aking tip number 10, enjoy. So yun lang. Kailangan mo i-enjoy yung first triathlon race mo, yung first ever Ironman 70.3 mo, i-enjoy mo yan. Pati yung journey, enjoy mo. Hindi lahat ng araw is good day. Okay? Minsan, okay, sarap mag-training, pero kadalasan, for me, ang hirap isingit ng training, sobrang busy, tapos parang walang nangyayari, parang hindi ako nag-improve, pero trust the process, enjoy lang, enjoy the journey, train with your friends, with your family, involve them sa training pa lang, tapos sa race day, enjoy lang, don't stress out. For me, mahalaga lang naman makatapos at nag-enjoy at maging finisher, hindi naman tayo naghahangad na mag-podium, okay? Kasi mahirap naman talaga yun. For me, na talagang recreation lang for fun and fitness at para maka-inspire ng mga viewers, enjoy lang. So that's it. That's my 10 tips for beginner triathletes. Kung bago ka lang sa triathlon, sana nakatulong sa'yo itong 10 tips na to. Kung ikaw naman ay mayroong ibang tips pa na pwede mong i-share sa amin, i-share mo sa comment section below. Alam ko marami pa akong na-miss na mahalagang tips para sa triathlon, pero yan yung mga natutunan ko this year na gusto kong i-share sa inyo. Hopefully, meron ka natutunan sa video na to, and may you have a prosperous and more productive 2023. Thank you very much for watching this video, and always remember, whatever you do, do it all for the glory of God. Thank you for watching. See you in my next video. Coming in their black and red racing suit, Chandri Cantos. Chandri, well done. Congratulations. Welcome back.